Yung iba masaya, maganda yung bahay, malaking bahay. Pero tayo, eh, masaya tayo, though tayo may maliit na bahay, hindi man kagandahan na bahay, pero meron tayong bahay sa langit. Man. And that is the mansion that was built by our Lord Jesus Christ. Alright? So, ngayon po, bago po tayo, uunahin natin yung preaching, dahil napakaganda yung ating mga lesson for tonight. Pero bago yung preaching, gusto ko po munang humiling sa atin ng mga kahilingang mga pagpapasalamat sa Panginoon. I believe that the Lord has been good to us. Napakabait ng Diyos natin. Unang-una pa lang yung pagkagising mo pa lang sa umaga, yung buhay ka, maayos yung kaisipan mo, may malakas kang pangatawan. Di po ba mga kapatid, yun po ay blessing na sa atin. Amen. Oo, may buo kang pamilya, yung iba, wala nang nanay-tatay, pero po may nanay-tatay ka pa rin. So that is a blessing to us. At salamat sa Panginoon, marami tayong pwedeng pagpasalamat sa Panginoon. So ngayon yung time para sabihin natin sa Panginoon. Alright? So anyone na pwede po magpasalamat sa ating kalagitnaan, sige po, declare natin sa Panginoon. Sige po, kahit ilan lang po na magpapasalamat sa Panginoon, kahit sino po, mga kapatid. Sige, Sir John Lloyd. Yeah. Sir John Lloyd. Yeah. Amen. Kasi magpupulis kasi ito eh. Wow! Sige tayo, magpasalamat ka sa Panginoon. Salamat po kasi hanggang ngayon buhay po ako. Amen. At ngayon pong darating na ginawa po ang buhay dahil. Amen. Yun, salamat sa Panginoon. Alright, so palakpakan naman natin. Sige, John Lloyd. Magpasalamat siya sa Panginoon. I believe na siya ay nilob ng Panginoon makatapos ang pag-aaral. And that is an achievement to us. Ano po? So meron pa po ba magpapasalamat sa Panginoon? Sige, Justin daw. Sige, Justin. Nagpapasalamat po sa Panginoon dahil kahit parang yung problema dumadating sa buhay namin ay hindi po kami nawawala ng pag-asa. Amen. 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 Kayaanin po lahat. Amen. Ibigyan pa po ng panggasto sa araw-araw. At ikit po sa lahat ay may mga kaibigan po na katulad po ninyo. Amen. Amen. Palakpakan naman natin sa Panginoon. So, pwede natin ipagpasalamat yan, having a good family. Hindi naman perfect yung family natin. Right. There is no perfect family. Pero, kapag tayo ay sa biyaya ng Panginoon, sinusustain, may pag-asa, may pagbubuklod sa pamamahalan, pwede natin magpasalamat dyan sa Panginoon. Alright? Meron pa po ba? Sige po. Magpapasalamat sa Panginoon. Amen? Akala ko siya. Alright? Meron pa ba? Ako. Nahiya sila. Ako. Amen. Magandang gabi. Salamat at naka-attend kami ng prayer meeting. Amen. Salamat din sa mga kabataan ng nakakahamon. Amen. Naman magpatuloy kayo sa salamat ni Kevin Charoy sa Amen. Salamat sa Panginoon. Po, alam niyo po yung kagalakan namin, kaming mga naglilingkod sa Panginoon, yung may mga kabataan na tulad ninyo. Kasi madalang na talaga yung mga kabataan ngayon na nakikinig talaga ng salita ng Diyos. Tunay po. Napakadalang na. At I believe na meron talagang itinanimang Diyos sa puso ninyo na nagsimula yan sa inyong pakikinig. I believe yan ay isang araw lalago sa puso ninyo at matututunan yung magkakaroon ng mga bunga, mga mabubuting bunga. Po. So sige po, meron pa pa, magpapasalamat sa Panginoon. Kuya Charles. Nagpapasalamat sa Panginoon. Ayun ka Kuya Charles, para yuk. Sa kaligtasan at ako yung papasalamat sa Panginoon sa financial provision po sa family. Amen. At sa good health provision po. At saka po ako pinagpapasalamat na po recently lang po nakapag-graduate po sa Bible School. Amen. Yun po ay isa pong biyaya po ng Panginoon lang. Ano po. Ako rin po yung nagpapasalamat po sa Panginoon sa mga napangangailangan po na tinutugon ng Diyos sa aming pong family, nilalayo po sa sakit. Amen. Po, mga karamdaman po na pinagaling ng Panginoon. Ano po. Right. Ako pinagpapasalamat po sa Panginoon kasi ako po ay mag-second year na sa college. Ano, makabilis po ng panahon. Ano po. At ako pinagpapasalamat sapagkat sa second year po ay nag-look forward po ako na makakapag-akay po ng makakaklasiko po sa ating kasibahan. Amen. Amen. Palakpakan natin si Brother Charles. Amen. So, congratulations kay Brother Charles at kay Sister Althea. Amen. Nakagraduate sila ng Bible School. Mahirap pagsabayin yun eh. Yung secular at Bible School. Pero biyaya ng Panginoon. Amen. All things ay talagang kinakaya natin sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo na nagpapalakas sa atin. Amen. So, salamat sa Panginoon. Alright.
So, meron pa ba? Last one na magpapasalamat sa Panginoon. Sige po. Meron po po magpapasalamat sa Panginoon. Ate Lorraine. Ay, wala. Sa kanyang kanilang po sa aking buhay. Hindi lang po sa aking buhay, kundi po sa bawat isa. At ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil natapos ko po sagutan yung aming exam. Na nagpapasalamat po sa Panginoon. Nag-review ka na. Hindi pa rin. Kasi hindi siya nagre-review, tumataas pa rin. Talagang pinapakabayan ng ate yung 100. Sa bayan ng Espiritu. Papasalamat din po ako sa Panginoon dahil hindi po kami nagkakasakit. Amen. Papasalamat din po ako sa Panginoon dahil sa kanya mga biyaya na pinagkakalog po sa amin at yun po. Amen. So, purihin ang Panginoon. So, salamat sa mga ating, I believe that the Lord hears all the thanksgiving na ginawa natin. Amen. At talagang natutuwa ang Panginoon sa atin. Amen? Amen. So, sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, ay tayo muna idadako sa mga announcements. So, before we go to the Word of God, kanina po kami ni Brother Wilmer, bumisita kami sa ating campsite. Our camp, Youth Camp is on August 6 to 7. 7 to 8. Mali pala ako. 7 to 8. August 7 to 8. One day po yan. Mag-start tayo ng hapon ng August 7 ng alauna hanggang alas 5 ng kinabukasan. So, that is a whole day camp. Napakaganda ng campsite. Paanan ng Bundok Banahaw. At malapit siya sa view deck. Nakita namin, kaya ito si Wilmer kanina ay sinama ko kasama yung aming mga group of preachers and missionaries, mga pastors. And nag-meeting kami, and by God's grace, nakakatuwa, nakapag-come up kami ng mga ideas and program. Napaka-short kasi ng preparation. Pero biyaya ng Panginoon, nakita namin yung lugar, napakaganda. And we are looking forward na maraming mga kabataan na makapag-commit. So let us pray for 250 na campi natin. Amen. Oh, yun ay kasama, yung 100 pesos puro on ay pambayad natin sa campsite at yung 150 ay para po naman sa ating 3 meals sa food, 50 pesos. Alright? So magkakaroon tayo ng mga pre-registration in order for us na magkaroon po tayo ng security dun sa ating pong numbers of delegates. Napakaganda ng lugar, napakalamig, para kang nasa Tagaytay, ganun yung feels eh. So, mag-iisip lang kami ng activity kasi ang August ay maulan na yan. Mag-iisip lang kami ng activity na pwedeng mabasa yung ano, kahit maulan, okay lang yung ganun. So, mag-iisip tayo ng mga ganun activities. And we are praying na marami tayong mga kabataan. Ang church ay nag-commit ng 35 ng mga young people. Pero hindi lang naman 35 yung ating mga young people. Marami naman tayo. Pero initially, ang ating ikinomit ay 35. And praying na sina Justin, Ben, nakasama kayo. That is a one-day camp. At pag-pray natin, yung 250 medyo mabigat yun. Pero mahaba pa naman. August, sa August pa naman. So pwede pa tayo makapag-ipon. And I believe mag-enjoy tayo doon. Marami tayo. Iyan ay buong Quezon. Lahat ng mga Baptist churches sama-sama sa Quezon ay magsasama-sama. Marami mga churches yan from Lucena, from Tayabas, from Sariaya, Candelaria, Chaong, Quezon. Napakarami po. Nating, marami kayong magiging mapupulot ng mga aral mula sa Biblia. And pag-pray natin, nawa yung progress ng ating pong pag-prepare. And also, pag-pray po natin, mga kapatid, patuloy, announcement po ito, kasama po sa panalangin, yung ating pong NBYC, this coming July 27, hindi naman ako makakapag-ano, pero limited lang talaga. May mga ilan lang ako mga, yung mga able lang talaga. So, sabi ko, may mga kasama ako mga young professional at yung mga ilan pong kaya naman. Sabi ko sa kanila, this July 27, ay pupunta kami doon sa San Pedro, Laguna to attend a National Baptist Youth Congress. So ito po ay ating pong yearly, online lang tayo nakaka-attend.
Pero this time, sabi ko, I want na mabless kayo mismo dun sa lugar. Marinig niyo yung word of God.